Kausap Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego! Bandito! Go, Diego! Go, Diego! Go, Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! All right, Philippines, stand the time. Check your love radio TikTok. It is now 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. At syempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA. Napakalupit na tugtugan. Kasama po syempre Tatatang Hey-yo. And then attendin pero Giuseppe rin kag nagarago mo. At siyempre, kasama din po, the prodigy of Tanghenyo, inyo amang lingkod, Diego Bandido! Pag may buhok, hindi po ako yan. Hi, salamat. Dahil walang makulit na bata ngayon, wala ngayon si Duday. Dahil nagpabunot ng kanyang ngipin, sumakit kasi. Dahil sa kakain niya ng donut kahapon. Ayan! Aray! Bakit yan ang mamatuktang? Ay, peste ka, natutuwa ka kasi napahabak yung apo ko. Hindi, wala naman akong sinasabi na ganyan. Tangang sabi ko lang sa mga bata na dahan-dahan kasi ingatan nyo yung mga ngipin nyo. Ayosin mo, kalbo, sa pagsabi-sabi mo, ha? Wala naman akong sinasabi. O, ito na lang. Pag-usapan na natin to. Groom! Ininterrupt ang sarili niyang wedding matapos i-expose ang kanyang bride na nangangaliwa at naku, brother-in-law niya pa. Pagkatapos po ng wedding, ito po yung nangyari po mga kabisyo sa China. So habang yung bride po ay suot-suot ang traditional na white dress habang naglalakad po sa aisle para i-meet ang kanyang soon-to-be husband. But syempre, while the pair are standing on stage together, yung projector po na nasa likod nila suddenly began playing a video. At alam nyo ba kung anong video na nandun? Sex video ng bride. Na may kasamang ibang lalaki. Oh no! Tang, logikan na natin to, Tang! Ay sige! Logikan mo na yan para mahimasmasan, banat! Logikan na yan! Well, mga kabisyo, logikan na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Bored sa kwentong ito, gaya nga po ng sabi ko kahapon ba yun na binanggit ko na nangangamoy talaga ang kasalanan. Hinding-hindi mo po matatago yan. Aalingasaw at aalingasaw yan. Kagaya po ng ginawa ng bride, napahiya siya ng bonggam-bongga. Kaso lang, para sa akin, parang hindi rin smart yung ginawa ng groom. Kasi unang-una, tinuloy niya pa rin yung kasal, gumastos pa siya. Kasi kung Sa mga kabisyo, gusto niya mag-revenge, di ba? Pero mga kabisyo, gusto ko pong puntuhan natin dito. Sa totoo po, wala pong maidudulot na tama yung pagre-revenge po natin. Di ba? Kasi malinaw naman po sinasabi ng Bible na sa mga nanakit sa atin na gumawa ng kasalanan, sabi po yan, dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scripture says, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Ayan po, nasa Romans chapter 12, verse 19 po yan, mga kabisyo. Kasi po, pag naghiganti ka, ikaw din po lugi. Ikaw din na mapapahamak. Kaya Cole, kung nag-iisip ka na maghiganti ka sa gumawa sa ng hindi maganda sa kumpare mo, huwag mo nang ituloy. O, meron ding darating na gaba sa kanya.
Darating din ang panahon, darating din yung ang araw na masasabi mo sa kanya na ano tang? Merese! Yan, may balik po yan. Ang Panginoon po ang maniningil sa kanila. Kaya wag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Ayan. Alright mga kabisyong, oras mo na. We got 35 minutes after 7 o'clock. Kasama niyo po rin po, syempre, Diego Bandido, Tanghenyo. Dito po sa istasyong napakasaya. Napakalupit. Pagdating sa tugtugan kagaya nito, solid na solid. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan po mga kabisyo. Basta't ganitong malupit na tugtugan, basic na basic, mapapakinggan niyo po sa programang EDSA! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!